nga nang pinagsasasabi niyan sa akin, kakasuhan namin dapat ni Attorney Carroche yan Lunes noon. Oo. Kakasuhan namin ni Attorney Carroche. At Tuesday pala, May 19, 2020. Akalain mong naunahan ako, pinuntahan ako ng NBI. Pero sana naman, along the way, sana ngayon totoo na mga sinasabi niyan. Based on my personal experience, wala naman akong galit sa kanya, lumipas na yon. Noong kasi, nung nagbimigay ako ng mga PPE, alam naman natin lahat na halos lahat ng ospital sa Metro Manila, asa akin pa yung mga videos ng mga doctors na nagpasalamat, ay kinwestiyon niya, nasaan daw yung PPE? Ano ba pakialam mo kung nasaan yung PPE? Bakit ikaw ba may naibigay? Di ba? So, wala naman ekang PPE binigay, wala naman ekang diaper, wala naman ekang bigas. E di noon, sinungaling yan. Noon, personal experience ko, hindi ko alam kung binabatikos lang niya ako. Talagang sinungaling lang na tao. Di ba? Pero ilang taon na ba lumipas? 4 na taon na. Ay, baka naman ngayon totoo na sinasabi niya. Baka naman. Pero yun eh, hindi ko alam. Pero doon sa akin, yung personal experience ko sa kanya, yung personal ah, kay Colonel pa lang noon eh, si Nicolas Torre. Third man daw ng CIDG noon. Noon kasi, binabatikos ako niyan. Post niya sa Facebook niyan dati eh. Wala naman pinakikita ang PPE. Pakita mo nga. Saan? Yung mga ganon. Saan ang PPE niya? Wala naman. Nung mga panahon na yon, lahat ho ng halos hospital sa Maynila na padalan natin ang PPE. At may mga video po ako na yung mga doctors nagpasalamat. Pero yung mga post niya sa Facebook, ako yung tinitira. Ngayon, niready na ni Attorney Carroche dati yung kaso niya. Which is pupunta na kami dapat ng ng IAS noon para sampahan siya ng kaso. Tapos, yon. At Napolcom, ha? Anong nangyari na naunahan naman ako ng NBI. Hindi na ako pinalabas ng NBI. Tinagtag na ako ng kaso ng NBI. So, sa akin, kung tatanungin nyo kung ano yung opinion ko sa kanya, wala ho akong kinalaman kasi hindi ko naman alam kung totoo yung sinasabi niya ngayon. Malay nyo, kasi general na siya, naging pulido na yung kanyang pag-iisip. Pero noong panahon na yon, masasabi ko, personal ko experience, sinungaling yan. Oo, kasi inupakan niya ako ng inupakan nang wala siyang ebidensya. Nakikita niya mismo na namimigay ako ng PPE sa lahat ng ospital. Tapos sasabihin, wala naman PPE. Di ba? Hindi ko rin naman alam kung nangaasar din lang siya noon. Di ba? Pero this time, sana naman, totoo na yung kanya sinasabi. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin sinungaling noon, sinungaling pa rin ngayon. Hindi ganon. Kasi, tandaan nyo po, ang lahat nagbabago. Panahon, ang tao, ultimo currency, nagbabago ng itsura. So, mahirap hong humusga ng tao. So, hindi ko siya hinuhusgahan. Pero kung noon, nung ako'y binabatata niya, ay siyempre galit ako sa kanya. Wala ko sasabihin mabuti sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka. Bobo ka. Yun ang sasabihin ko sa kanya. Pero along the way ho kasi, talagang, tandaan nyo, ang tao yan nagbabago. So, maaari ho na totoo na yung sinasabi niya ngayon. Eh, hindi ko ho kayang sabihin siya'y sinungaling. Pero alam naman natin na ang mga pulis, lumaki ho ako sa kapulisan. Marami po akong kaibigan pulis. Marami pong pulis na nagmahal sa akin. Pero kasi sila, kapag ka sila yung nagdrama, magagaling hong magdrama yan. Yung tama, nababaloktot nila at nagagawa nilang mali. At yung mali, na itutuwid nila,
yung baluktot ginagawa nilang tama. May pagkakataong ganon. Pero hindi po lahat. Ngayon, dun po sa nagtanong kung anong mag-opinyon ko dun sa ginawa ni Nicolas Torre, ni General Nicolas Torre, ay wala ho kung pwedeng magawing masamang opinyon dyan. Unang-una ho, ay lumipas na ho ang panahon. Baka ho naging mas pulido na siya ngayon at baka mas naging totoo na siya. Pero kung ang tatanungin nyo ako way back ng 4 na taon, eh wala ho akong sasabihin mabuti sa kanya kasi binatikos niya ako ng walang balambasihan. Sabi ni Rashan, yan Licarte, naku, wak ka sa itsura ni Torre na nagbago. Yung sa akin naman ho'y malay mo lang. Mahirap ho kasing humusga eh. Huwag kang humusga nang hindi ka husgahan. Eh, yun ho yun eh. Pero dun, no, kung tinanong nyo ako nung 2020, nung kasalukuyan niya akong binabatikos, eh, malamang, wala ako sabihin tama sa kanya. Lahat pangit. Kasi galit ako eh. Di ba? Eh, kung noon nyo ako tinanong, eh, sasabihin ko, sinungaling yan. Oo. Pero, ngayon, eh, katulad doon ang sinabi ko, ang lahat ho ay nagbabago. Ay baka naman ho, mas naging mas pulido na siya. Boss, anong masasabi mo sa Maharlika Fund? Eh, sahod pa lang, ubos na ang pondo ng Maharlika Fund Investment Fund. 2.5 million kada buwan. Kawawa naman ng mga tao, ang dami nagugutom. Ngayon, mapakinabangan ba yan ng taong bayan? Ang lalalim naman ng mga pinagtatanong nyo. Hindi ba pwedeng medyo magaang-gaan lang yung inyong mga katanungan? May pickle, Rick. Ang bait ko daw pag may hearing. Tarantado. Ako na to. Hindi na to magbabago. Intayin mo na matapos na yung hearing ko. Lahat kayo. Nakalabas na ako. Bobo ka. Ibig sabihin, malabnaw na. Lumalabas na yung katotohanan. Yung house show na ginawa niyo sa akin. Malapit na kayo. Kayo naman. Unang-una, hindi po ako part ng government. Minsan, nagsasalita lang naman ako according dun sa opinion ng isang ordinaryong mamamayan na may malasakit sa kanyang kapwa. Pero yung ika nga itatalastasin ko hanggang... Ito guys, comment reaction tayo dito. Ayan, so muntik na palang kakasuhan ni Idol at ng kanyang attorney itong dating basher. Ayan, comment reaction tayo dito at panoorin natin itong susunod na video. Hihimay-himayin ko lahat ng mga batas na yan. Ay parang hindi ko na ho dapat pagtuunan ng pansin yan. Minsan, nagbibigay ako ng opinion ayon sa pakiramdam ng isang ordinaryong mamamayan ng isang malayang lipunan na may pagmamalasakit sa kanyang mga kababayan. Ngunit pagdating ho dyan kasi sa mga dealing ng ating gobyerno, bahala ho sila dyan. Ngayon, kung ako'y naging bahagi ng gobyerno, ay makakaasa ho kayo. Hihimay-himayin ko lahat ng hibla niyan. Sabi ni Jerome de la Cruz, hinahayaan mo lang din kasi kaya ginaganyan ka nila. Umaksyon ka rin kasi. Make them taste their own medicine. Jerome! Ito ha, Jerome, alam ko ginagawa ko. Alright?
Yun lang. Chill ka lang. Sato Margarita, morning, watching from Japan. Magandang umaga, Ma'am Sato Margarita. Mabuhay po kayo. Sabi ni Cesar Asar. Bawasay pala, napupusuan mo maging bahagi ng gobyerno ngayon doon. Hindi po. Sabi ni Lenny Valenzuela, ingat po lagi sir. Sabi ni Len Marquez, tawa lang ng tawa. Sabi ni Tweety Box, yun. Sato Margarita, ma'am, thank you po. Maraming salamat. Nagpalipad siya ng 3,000 yen. Victory. Thank you. Sabi ni Halim Yao, idol, umiilaw ba yung Emperador Light? Ano sa tingin mo? Subukan mong tunggain yung mga, ano, yung mga limang long neck nun. Tingnan ko kung hindi mamatay yung ilaw nun. Sabi ni Jerome de la Cruz, boss, opinion ko lang, what if takbo ka mo? No. May party list tayo. Okay. Si Presdong ang iupo natin sa Congress. Ako, okay na ako sa ganito. At least kasama ko kayo. Diba? Ma'am Sato Margarita, mabuhay ka. Thank you. Noted. Sato